Hello mga ka-Overseas TV, kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po tayong mga kalagayan. Kahit saan man tayong panig ngayon ng mundo mga ka-Overseas. Ang pag-uusapan natin sa videong ito mga ka-Overseas TV ay tungkol pa din doon sa post ng GMA Public Affairs tungkol doon sa namatay na isang lalaki sa Davao Occidental na kung saan ay hinawakan niya yung patay na cobra at idinikit niya yung pangs doon sa kanyang kamay na naging sanhi kung bakit siya namatay. Alright. Ngayon, ating pag-uusapan yung pamagat. Di ba? Yung pamagat ng GMA Public Affairs tungkol sa pangyayaring ito. Ano ba yung pamagat? Pamagat at yung thumbnail. Ito guys, ito yung pamagat. Ayan, yan yung pamagat. Ano yung nakasulat? Patay na king cobra. Nakuha pang makalason. At makapatay na isang lalaki. Ano yung kukomenta natin dito guys? Yung salitang nakuha pang makalason. Patay na king cobra, nakuha pang makalason. At yan din yung nakasulat doon sa kanilang thumbnail. Ito guys, hindi naman tayo nagmamarunong, di ba mga Kobers TV? Dahil sigurado na mas matalino sila sa atin. At hindi naman yon ang gusto nating i-pinpoint dito. Ito nga po ay educational video na kung saan ay magbibigay tayo ng impormasyon na accurate. Right? Kasi ngayon ko lang napansin di ba? Itong nakaraan, binalag natin kung ano yung nangyari, kung bakit namatay itong lalaking ito kahit patay na yung King Cobra. Ngayon, ating pag-uusapan yung tungkol naman sa ginamit na pamagat at doon sa thumbnail ng GMA Public Affairs na kung saan nakasulat na patay na King Cobra, nakuha pang makalason. Yun yung salita na kukunin natin guys. Bago natin masagot ang tanong na iyan, alamin muna natin kung ano ang pagkakaiba ng poisonous at venomous. Kasi yung lason, di ba sa English, ito'y poisonous. Yung kamandag, sa English, venom, venomous. Ngayon, ano ba yung pagkakaiba? Unahin natin sa poison, guys. Ano ba ang poison? Kapag ang isang tao ay na-poison, na-lason, ano ba yung nangyari sa kanya? Ano ba yung ginawa niya kung bakit siya na-lason? Alright. Ang poison, ito ay posible na pumasok sa ating katawan sa pamamagitan ng paglunok. Diba? Swallowing. Inhaling. Yan, pagsinghot. Or absorption through the skin. Halimbawa, merong chemical na dumampi sa ating balat. Diba? Na maaari tayong malason. Yun yung ibig sabihin ng poison. Ngayon, ano naman ang venom? Venomous. Papaano ba ito nangyayari? Ito ay nangyayari kapag ang isang substansya o isang toxic ay dumaan sa pamagitan ng pagkagat. Di ba? Pagkagat at sting. Yan mga Kobers TV. Yan yung venom. Ngayon, ano ba ang nangyari? Doon sa video na kung saan ay namatay yung isang lalaki. Dahil doon sa patay na king cobra. Siya ba ay na-poison? O siya ay na-venom? Ano ang sagot mga Kobers TV? Opo, siya po ay na-venom. Hindi po siya na-lason mga Kobers TV. Ang king cobra ay hindi po nakakalason. Alright, hindi po siya nakakalason. At yung kanyang kamandag, kahit inumin yan, di ba, yung mga Philippine cobra, hindi po yan nakakalason. Ngayon, papaano tayo posible na mamatay kapag ininom natin yung venom
ng isang makamandag na ahas, katulad ng king cobra o cobra, Philippine cobra, ano yung posible na maging dahilan? Ang posible na maging dahilan, kapag ininom natin yung venom o yung kamandag ng king cobra o yung Philippine cobra, posible na tayo ay maapektuhan at mamatay kung meron tayong internal bleeding, mga Corpus TV, na kung saan ay mayroong sugat dun sa ating loob ng katawan. Diba? Yung ating mga tissue. Diba? Nagdurugo. At doon, papasok yung venom. Papunta doon sa utak. Yun yung kanyang punterya. Kaya papasok yan doon sa mga open wounds para pumunta doon sa utak. At pag pumunta sa utak, yun na po. Papatigilin niya na yung paghinga natin. Diba? Yung ating pagtibok ng puso. Papatigilin niya. Kaya ang kinamatay nung lalaking ito, siya po ay nainjikan ng kamandag. Hindi po siya nalason, mga ka-Overseas TV. Yun po yung dahilan kung bakit siya namatay. Alright, mga ka-Overseas TV. Yan. Kasi, paano natin nasabi yon? Kasi yung kamandag, guys, pwede naman siyang inumin eh. Pwede siyang inumin. Yung mga kamandag ng king cobra, saka yung kamandag ng Philippine cobra. Marami pong umiinom niyan, mga ka-Overseas TV. Di ba? Maraming umiinom niyan, pero hindi sila nalalason kapag iniinom nila. Di ba? Kaya ano ibig sabihin nun? Hindi nakakalason ang kamandag ng king cobra. Yan po ay ini-inject sa katawan, at kapag yan po ay sumama doon sa dugo, mula doon sa kamay, di ba, na may dugo na nananalaytay doon sa kamay ng lalaki, mula doon yung venom kumalat, di ba, lumakad siya hanggang sa, kasi ang hinahanap talaga niya yung sentro ng paghinga sa utak, di ba, yung ating centers, respiratory centers in the brain, yun yung hinahanap noong venom. Kaya mula doon siya ay gumapang, di ba, hanggang sa makarating doon sa utak. Yun yung kinamatay nung lalaki. Hindi po siya nalason. Alright, mga Corpus TV, gusto lang po nating liwanagin yung pagkakaiba nung dalawa na yon. Alright. Alright, mga Corpus TV. Kaya nag-comment lang po tayo doon sa post ng GMA Public Affairs tungkol doon sa kanilang pamagat na ginamit, at doon sa thumbnail na kanilang ginamit ay sinasabi na nakuha pang makalason at makapatay ng isang lalaki. Sa bagay, ito naman po ay sa pamagat lamang nila ginamit. Diba? Kasi doon sa sinabi ni Jessica Soho tungkol doon sa video, ay hindi naman niya ginamit yung salitang nalason. Ang ginamit niya, kamandag. Diba? Panoorin natin, mga Corpus TV, para maging malinaw sa ating lahat yung sinabi ni Jessica Soho. Posible bang tumalab pa rin ang kamandag sa kanyang kamay? Kahit ang ahas, lasog-lasog na ang katawan? Yon, mga Corpus TV. Diba? Si Jessica Soho, ginamit naman niya yung tamang term na kung saan ay sinabi niya na tatalab pa ba ang kamandag kahit na lasog-lasog na yung katawan ng King Cobra. Sana po ay nakatulong itong video ito at naging malinaw po sa atin ang pagkakaiba ng venomous at poisonous. Kaya sa madaling salita, ang pagkakaiba ng venomous at poisonous, ang poisonous kapag tayo yung kumagat. Diba? At pagkatapos tayo ang namatay, yun ang poisonous. Yung venomous naman, kapag tayo ang kinagat o inisting. Diba? Katulad ng ginagawa ng mga bubuyog at ng scorpion, ay pwede tayong mamatay. Alright, mga Corpus TV, kaya sana po ay nakatulong itong video ito para sa ating lahat. Kaya hanggang sa muli, mga Corpus TV, gaya po na ating lagi sinasabi, mabuhay po tayo kahit ayaw na po natin, para po
sa mga nagmamahal sa atin. Take care and God bless us all. Peace, everybody.